Ako'y naging kayo sa aking Panginoon. At dininig niya ang aking pagtawa, pagtagoy. Sa balong malalim, sa lubhang maputik. Inaho niya at do'y inalit. Iligtas niya, dinala sa malaking bato at naging panatag. Taglay na buhay. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pampoy sa Diyos. Natakaw siya ang bawat nakasaksi at nagtiwala sa Diyos na siyaw. Mapahal ang taong may tiwala sa Diyos. At ang Diyos ay hindi dumudulog.
hindi sumasama sa pananambahan, sa mga nagkalat ng Diyos-Diyosan. Ikaw, Panginoon, ay walang katulad sa maraming bagay sa iyong dinar. Kung pangahasay, kung lahat ay sabihin, nangangamba ako, mayroong maligwin mga paghandog pati ang mga hayop na handang sunugin. Hindi mo naibig sa dambarang dahil. Upang iyong salay iyong patawarin, halip ang inyong kalob sa akin ay ang pundinig. Upang ikaw din yan, kaya ang tugon ko, ako'y narito, nasa kautusan ang mga turo mo, ang nais ko sundin iyong kalooban. Luban, aking itinago sa puso ang aral, ang pagliligtas mo, aking ihayag, saan man nagtitipon ang iyong mga anak, di ako't titigil, pagpahayag ang pagliligtas mo, pinagsasabi ko sa inilihim sa aking sarili, pati pagtulong mo'y pag-ibig natapat. Sa mga lingkod mo'y isiniwala, aking malaman, di mo puputulin, yawi ang iyong pagtingin sa aking wagas mong pag-ibig at ang pagtatapat sa akida sa lisyeng nabili ang salita ng Diyos. Ang unang pagbasa sa hukom. Ang espiritu niya ay lumuko kay Jesus. Nagpunta siya sa Galaad at Manase. Pagkatapos ay nagbalik sa Mispa, Galaad at saka nagtuloy upang salakayin ang mga munita. At nangako sa Jesus kay Yahweh ng ganito, kapag nilogin niyo na malulupit ko ang mga monita. Ito ang susunogin ko bilang handog sa inyo. Ang unang sasalo sa akin pag-uwi ko, isinilakay nga ni Jesus ang mga monita at pinagitan kong pahayin niya. Siya ni Yahweh, nalupig niya ang mga kalaban at sinasako ang 20 lungsod mula sa Aroel sa palibot sa Minit hanggang sa Abel kira Minit. Marami sila napatay na amanoy ka.
nang nagbalik si JP sa Mesa. Sinalubong siya ng mga anak niyang babae at umasayaw sa salo ng kanyang kambuhay. Siya lamang ang anak ni JP nang nakita siya sa JP. Pinapak niya ang kanyang peso at buong naghihinag. Ang sinabi, anak ko, kabigat na bagay nitong ginawa mo sa akin. Ay pangako ko kaya, nihandog ko sa kanya ang unang kasamba kong sasalubong sa akin. Ngayon, sumagod ang anak ni JP. Kung napangako kayo sa kanya, to pa rin lamang loob niya, magtagumpay kayo sa inyong mga kaaway na mga manita. Ngunit may isa lamang po akong pinakiusap sa inyo. Bayaan ninyong isama ko sa mundo pang aking upang pagkita ng dalawang buwan ng aking pagkadalaga. Pumahayag naman si Jiki na umalis ang dalawang buwan ng anak niya at nagpunta na ito sa bundok kasama ang kanyang mga kaibigan upang ipagluksa ang kanyang kadalaga. Pagkat mamamatay siya nang hindi magkakaroon asawa. Pagkaraan ng dalawang buwan, nagbalik siya sa kanyang ama at sigawa naman nito ang kanyang pangako kayo. At siya ay namatay na isang dalaga. Mula noon, naging kaugalian sa mga Israelites. Taon-taon na raw na araw na ipaglukas ang mga kabahayan ng kamatayan na ang salita. Ang ibang ilo sa ginawa sa sulat ni Mati. Muling nagsalita si Jesus sa pamagitan ng mga talita tungkol sa nangyari sa karyano. Ang kwentong ito, may isang hari naghanda sa kasama ng kanyang anak na lalaki. Ipintawag niya ang mga katulong ang mga imbitado sa kasalan. Ngunit ayaw nilang tumalo. Muling niyang pinapunta ang iba na katulong para sabihin sa mga naganda ako ng pagkain, pagpatay ng mga turo at mga pinatabang hayop. Handa na ang lahat kaya pumarito na sa kasalan mo. Hindi nila napansin ang paninayala. Sa liba'y may napunta sa kanyang taniman at ang kanyang buso naman ay isa pa. Sinanggama naman ito. Iba na ang makatulong. Ang hari, ilipap at pigan. Lubang nagalit ang hari, kaya pinadala niya ang kanyang hukbo para buksayin ang mamatay tao at sunugin ang lungsod. At sinabi sa kanyang mga katulong, handa na ang kasalan mo. Hindi kalapat-dapat ang mga ina niya. Pupunta kayo ngayon sa dulo sa lungsod at anyayahan ang kasalan ng bawat kapitan niyo. Kaya agad lumabas sa mga daan ang mga katulong at tinipon ang lahat ng nakita kasama ang mabuti at kapuno ang kasalan ang nasa habang. Pagkatapos ng dumating ang hari, para tingnan kung sino ang mga kapag at kapag.
Ini sampai ada aku hindi na kadami. Ang kasal. Kaya sinabi niya, si kanyang kaibigan, paano ka nakapasok nang walang dami? Ngunit hindi. Umimik ang tao kaya sinabi, saan ang kanyang mga katulog? Igapos mo ang kanyang mga kamay. At pati tapong sa dilim. Kung saan man iiyakan. At ang ngalit ang mga ipin. Marami nga talaga ang tinawag, ngunit konti na ang pinag-ibig. Ama, tulungan ninyo kami maging laging handa at magkadalo sa inyong pinag-ibig. Ang salita ng Diyos. Lord, bago kami ang patuloy, sinasabuloy at pasalamatan.
amat bolol.